Unang araw ng klase sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Sakali magkaroon ng emergency, no problem dahil nakahanda raw sila dyan. Naroon naman nakasama natin si Rhea Santos live. Rhea? Yes, Egan, Susan, nag-uumpisa na nga ang maiksing programa no, matapos ng kanilang flag raising ceremony na nag-uumpisa 5:45 in punto po dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Maya-maya lamang ay papasok na mga estudyante sa kanilang silid-aralan. Pero ngayon, no, makakausap po natin si NCRPO Chief Police Director General Guillermo Eleazar para din po sa mga paghahanda ng ating po mga police para sa first day of school. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Rhea. Umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Alright, itong police assistances, nakita ko ang aga pa lang nakasetup na ho dito. Ito po ba ay mananatili for the coming days? Dahil alam kong importante rin ito na may mga masusubungan, mga estudyante, mga magulang. Yes, tama. Itong eskwelahan na ito ay isa sa napakalaking eskwelahan. At nakita naman natin na apektado itong trapiko natin kung hindi natin ito mabibigyan ng tamang pagtutok at pagbigay ng police assistance. Kaya ito ay mananatili. Kung matatanda natin, halos katapat lang nito yung ating police station, di ba? Yes. Ngayon ay meron tayong at least 30 police personnel na tinutulungan ng MMDA, ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City, at iba pa mga volunteers para panatiling maayos yung dahil ng trapiko at mabigay ng police assistance kung kinakailangan sa mga estudyante. Alam kong maaga-aga pa, sir, pero assessment lang, nakapasok na yung mga estudyante natin sa loob ng eskwelahan. So far ba wala naman kayo nakikitang problema? Wala tayong untoward incident, pero mula kanina, meron tayong mga tinikita na more than mga 10 mga tricycle overloading. Yes. Nagbigay ako ng direktiba sa lahat ng mga police stations dito sa Metro Manila na ating ipatupad itong overloading in colorum. Ito ay para magbigay ng protection sa mga mag-aaral at hindi magkaroon ng aksidente na pwedeng magkaroon ng problema para sa mga mag-aaral. Isa pa ho sa napansin kong problema kanina, wala talagang designated na babaan itong mga tricycle. So minsan nagbababa talaga sila sa gitna ng kalsada. Tama yun. Kaya nga kung meron makikita silang law enforcer, at least mapiprevent yung kanilang pagbaba kung saan saan dahil matatakot sila na pwede silang tikitan or siyempre ayaw din lang silang sitahin ng mga traffic enforcers. So what do we do, sir? Ano ngayon ang direktiba natin? Kasama nyo rin ho si MMDA Chairman Danny Lim, si Mr. Bong Nebrihan nandito rin ho. Nakapag-usap na ba paano magiging sistema ngayon? Yes, tama yun. Sa ngayon kasi siyempre na-expect natin na hindi lamang estudyante ang naandito ngayon kung hindi pati mga magulang. Yes. So as much as possible, ito siyempre kung wala naman talagang parking space, at least yung isang linya close to the school, yun lang iaalat natin, and they should be supervised by the traffic enforcers here in the place. Okay, isa rin po sa nakatawag ng pansin ko, meron po tayong nakapaskil dyan sa harap ng eskwelahan, bully-free zone. Magiging involved din ho ba ang police sa ganitong klase po ng magiging patakaran ng eskwelahan? Magkakaroon din ba ng, kasi in other countries, involved po ang mga police when it comes to bullying eh. Ano po ang magiging directive po natin sa ganito? Tama yun, Rhea. Meron tayong coordination, pakipag-ugnayan sa mga school administrators na pag nagkaroon ng bullying, well of course sila muna kasi yung una nag-a-address niyan. Pero pagtingin nila, kailangan investigasyon at kailangan ma-file na ng kaso kung sino man itong mga involved na ito, they could always ask the assistance of the police so that we can make the necessary investigation, including anti-cybercrime operation, para magpunto natin kung sino mga involved dito, kung ito ay involving ng paggamit ng social media. Pero kung diretso naman, pwede naman silang through guidance counseling, yun ay matutukan, pero pwede kami tumulong doon. Yes. Alright, panghuli na lang po. Para mapanatag ang loob ng ating mga magulang, iniiwan nila yung mga anak nila sa eskwelahan. Ano po ang mensahe nyo sa mga magulang at mga estudyante ngayong unang araw ng pasukan? Una-una, ang ating pong NCRPO ay magdideploy ng 11,000 police personnel. Nagdagdag po tayo. At lahat po ng eskwelahan ay meron tayong nakabantay dyan. Hindi lamang yun, pati na rin po yung roads leading to and coming from this learning institution at iba pang anti-criminal operation. So wag po kayong mangamba ang inyong police na andan. Pero aming pong pakiusap, this is a shared responsibility. Magbantay tayo para sa ating sarili, sa ating mga gamitan at sa ating maririan para hindi tayo maging biktima ng anumang krimen. Be vigilant din po sa lahat po ng mga kapuso natin. Director General Guillermo Eleazar ng NCRPO, maraming salamat po. Magandang umaga.
All the best po sa inyo. Alright mga kapuso, so hihintayin na lang natin ang signal mula sa ating mga school personnel kung papasok na ang ating mga estudyante. Lahat excited, lahat posturang-postura, nakatanawang mga magulang, hindi maiwan-iwan ang kanilang mga anak. Pero it's a good day po para sa ating po mga estudyante ngayong school year 2019-2020 mula dito sa President Corazon C. Aquino Elementary School. Back to you, Egan at Susan.